Okay. I love you. Okay. 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 Well, una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa Yuchenko Group of Companies, especially to Miss Helen, sapagkat ito po, in fairness to them, noong ginawa yung Jones Bridge, immediately, kinausap nila kami na gusto nilang tumulong sa Maynila at pagandahin itong baba naman ng Jones Bridge. Kaya lang inabot na ng pandemya. But we're very happy and excited today that their commitment about more than a year ago continues. And this is the testament of it that we are also very grateful to those businesses na nagsimula sa Maynila, umunlad, at meron pa rin silang, sabi niya, paglingon sa ating minamahal na lungsod. So, papasalamat ako sa kanila at may bagong mapapasyalan ang mga taga Maynila at wala kaming tosgas. So, Tita Helen lahat gagastos. Na gusto namin maging lovers lane dito. Maraming lovers. Papasyal dito sa gabi. Yung post office. Hindi, sila ni Mr. Mapua ang nagtayo ng post office. Lolo ko si Enrique Yuchenko. Siya yung contractor noon. At si Mr. Mapua yung architect. Ang gumawa ng post office. Hindi ko rin alam yun eh. Kailan ko lang nalaman. Nalaman. Sa Maynila. Yes. Talagang mga tiga Maynila kami. Anong sa iyo? Cut first. Thank you. Well, natutuwa ako sa ating mga partners, Winners Foundation and all other environmentalists who took time to visit us and talk to us and show them yung development ng Arroceros Park because we wanted to develop that, making it bigger, more open green space, and maayos yung seclusion para the next generation no ng mga batang Maynila, meron silang protected park or the last lung of the city. This is in line with our development from Flagpole to Jones Bridge, no? Itong walking tour na to, but Arroceros is part of it, and we're very excited. Masaya ako para sa mga batang Maynila na in a matter of few months, makakapasok sila ron. Yung mga lolo't lola ko, matutuwa kasi may pasyalan silang bago at mas maraming sariwang hangin. And kanina rin, binisita nila tayo ng mga environmentalists and I hope maliwanag din sa kanila kung ano magiging plano sa Arroceros Park. Yes. Yes. From flagpole doon kay Mayor Lacson all the way here. Ito yung ending. Tapos pagdating dyan, chicha na. Dahil puro kainan na yan. Ayan yung Binondo area. Pag napagod sila, eh ka dyan sa bed, sa Gedli. Yes, yes. Well, as our commitment, no, we create more open green space, yung tapat ng post office, dati basurahan yun. Like Little Smoky Mountain. As you can see, it was named Hidden Park. Tapos the wall itself, nabuhay yung ating mga vertical garden kasi it's a busy area, no? Maraming vehicular traffic in this area. So it create more pollution in the air. So we wanted to create more open green space, whether horizontal or vertical garden. Yes. Sure. Yes. Well, as I have stated,
a few weeks ago that we will be fearless, no, in insisting the Hague ruling. And we will be fair dealing with China, America, and all other neighboring countries and other countries in the world na partner ng Pilipinas. And we will be faithful to the Filipino people. Especially yung mga mangingisda muna. Kailangan tayo makapangisda doon. And if we believe that threat to national security is food security, we must fish. Kailangan natin makapangisda roon. Now, given a chance, may awa ang Diyos, kung tutulungan ninyo ako, that will be the direction of the next administration towards West Philippine Sea. And again, hindi natin kailangan makipaggera, pero kailangan naman maipakita natin na may sarili tayong disposisyon, o may sarili tayong kakayanan, at buo ang damdamin natin ipaglaban yung marapat lamang sa atin. Atin iyon, nagkaroon ng confusion in the past, that's there already, but we must pursue and move forward kung anong kapakinabangan ng mga Pilipino. Doon ako after. Yung mauna muna yung pakinabang ng tao. And in this case, yung mga mangingisda, kailangan sila makapangisda unharmed, undeterred, undisturbed. Now, if something happened to them under my watch, somebody will pay. Definitely. Immaterial who they are. Immaterial how powerful they are. They have to pay. Because kung gusto natin irespeto tayo ng ating mga ibang nasyon, we have to respect also ourselves. And we must come together, and I need your help, a lot of help, to pursue this in a proper manner. But firm. Again, fearless, fair, and faithful to the Filipino people. Exactly. That's why we must adapt to technology and science on how to take care of our garbage. Okay. Second, at the same time, itinyo naman natin yung mga kapwa ko basurero. Paano naman sila mabubuhay, alleviate yung hanap buhay nila. So, we're very excited kasi napakainit ang pagtanggap nila. Yung basurero ng Tondo meets basurero ng Payatas. Oh, kaya yung Moya do sa Kedli, hindi na bago sa akin. mahirap ang buhay ko, mahirap paniwalaan, but you know, yun ay buhay na nagdaan. Maraming salamat sa nanay ko, maraming salamat sa tatay ko, sumalangit nawa ang kaluluwa nila. Ipinagpursigi ako, hindi sila sumuko, nakaraos ako. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga taga-Payatas, kapag halimbawa, naging pangulo tayo, hindi na imposible na maging pangulo din yung mga anak nila. Dahil kung ako'y basurero, basurero anak nila, sila basurero, pwede na, hindi na imposible. So these are the things na sinasabi ko sa mga magulang, na lahat tayo ay may isko sa buhay. Isko ay simbolo ng pagsubok. Ngunit dahil hindi tayo sumusuko, nagtatagumpay tayo. Yun yung mensahe naman binigay ko sa mga taga-Payatas at kung saan man sa lugar ako mapunta sa Pilipinas. And at the same manner, may binulong ako kay Chairman na Gorin. Sabi ko sa kanya, alam mo pare, o para lang matuwa ka naman. Yung ginawa akong pabahay sa Maynila, yung Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium 1, o lahat yun, gagawin ko rin sa Payatas. Kasi gusto ko maibalik yung dignidad ng mga pamilya doon sa Payatas na magkaroon sila ng sariling bahay at 42 square meter, 2-bedroom condominium unit sa ating mga kababayang mahihirap. Nagawa sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa, especially sa Metro Manila. May awa ang Diyos. Thank you. Okay.